Welcome mga kalinya! For today's video, pag-aaralan po natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng auto-manual lights automation po. So sa ngayon po, timer lang ang ating gagamitin. But sa susunod po, gagamit po tayo ng photocell. So ang ating pong setup ay meron po tayong tatlong selector switch which is can be set in auto and in manual. So ito po yung ginagamit sa mga malalaking floodlights na linya. So hindi po siya sabay-sabay. So kung bago kayo guys sa channel na ito, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So umpisa na natin ang ating pag-aaral mga kalinya. Mga kalinya, pag-aralan po muna natin ang ating mga kakailanganin sa ating gagawing video tutorial. So, kailangan po natin ng isang circuit breaker for our control circuit. Isa pong timer, 24 hours timer, 220 volts with one normally open and one normally closed contact. So, mga ngailangan po tayo ng tatlong magnetic contactor. For example, ho, kasi tatlo lang halimbawa ang ating gagawing mga linya ng ating mga malalaking ilaw ng mga floodlights. So, sa ngayon, tatlo lang muna ang ating gagamitin. So, tatlong magnetic contactor at tatlong selector switch with double contact normally and no contact. So, for our auto selection and for manual selection. So, gagamit din ho tayo ng ating mga terminal block. So, dito natin, i-coconnect ang lahat ng line at neutral supply voltage natin. So, yung pong ating circuit breaker na line at neutral, so connected na po ito lahat sa ating terminal block. So, umpisahan po natin ang ating pag-aaral naman dito sa ating control circuit. So, mga kalinya, simple lang naman ang ating control circuit. So, kung titignan nyo, ito ang ating line at ito ang ating neutral terminal. So, ang ating timer naka-connected directly sa ating supply voltage. And then from normally open contact ng ating timer, ito po siya. So pupunta siya sa auto terminals ng ating selector switch. So pupunta rin siya sa pangalawang auto terminal ng ating selector switch at sa pangatlong auto terminal ng ating selector switch. So ang ating manual selection from our line supply na hindi siya dumaan sa any contact, so diretso siya. So, diretso siya sa manual terminal ng pangalawang selector switch at sa manual ng ating ikatlong selector switch. And then, sa endpoint ng ating dalawang normally open contact ng ating selector switch, so naka-bridge siya. So, pag switch natin siya in auto, kahit naka-bridge siya dito, so hindi naman po dadaloy o magkakaroon ng supply ang ating from manual to line para pumunta dang directly dito sa ating contactor. So, kung nakaswitch siya sa auto, ang makukuha lang niyang supply ay ang galing sa ating 24 hours timer. So, kung naka-manual siya, cut off ang supply galing sa ating 24 hours timer. So, from the line itself, diretsuhan siya. So, ma-activate ang ating contactor. So, pare-pares lang po siya from contactor number 1, K1, K2, at K3. So, ito po naman ang ating indication lights. Ngayon, ang ginawa ko, ipaparallel na lang natin sa A1 terminal ang ating mga indication lights. So, umpisahan na po natin ang ating pagwawiring. Para po sa mas mabilis na pagwawiring, so nilagyan ko na po lahat ng neutral light ang ating K1, K2, at K3. Pati na rin po, nagkaroon na rin po ng neutral line ang ating 24 hours timer. So, dito po siya galing sa ating neutral terminal block. Ayon po sa ating control circuit, kailangan po ng ating timer ng line supply. So, lalagyan na po natin ng line supply ang ating 24 hours timer which is pupunta po sa ating terminal block. Terminal block ng ating line supply. So, hinigpitan ko na po ang line terminals ng ating timer. From the line supply of our timer, i-coconnect na po natin sa ating terminal block for our line supply.
So, okay na po, meron na pong supply ang ating 24 hours timer. Ayon po sa ating control circuit, kailangan natin bigyan ng line supply ang ating normally open contact ng ating timer. So, ilalagay ko na po ang wire na ito galing po sa ating line supply papunta sa isang terminal ng ating normally open contact ng ating timer. So, niluwagan ko na po ito kanina kasi dapat pala naisabay ko na ito. So, ito po, ilalagay ko na ang supply ng ating normally open contact papunta sa ating mga selector switch. So, okay na po. From the another point of our normally open contact, so ito na po yung pupunta sa ating mga auto terminals ng ating tatlong selector switch. So, kung makikita nyo po sa drawing, nilagyan ko po siya ng yellow. So, yellow for our auto, red for our manual. And then, yung ating bridging po, ginawa ko siyang blue para mas madali natin maunawaan at maintindihan ang ating wiring tutorial. So, babaliktarin ko na po ang ating mga selector switch. So, kung mapapansin nyo po, ayan po, meron na siyang mga wires na ito po yung ating yellow. This is, ito po yung manggagaling sa ating timer, sa normally open contact ng ating timer. Itong red ay ang manggagaling diretso from our line supply na pupunta dito sa ating sa ating terminal block. At ito po yung mga bridging na ito. So, ito naman ang pupunta sa ating mga contactor. So, ito po siya. Ikakabit ko na po from auto terminals ng ating mga selector switch. So, ito po yung kulay yellow na sinasabi ko na siyang pupunta sa ating another endpoint ng ating normally open contact ng ating 24 hours timer. So, hihigpitan ko na rin po mga kanina. So, ayan. Okay na po siya. Ang susunod naman po natin gagawin mga kalinya ay lalagyan natin ng line supply, ito po yung red, ang ating mga manual selector terminal ng ating mga selector switch. So, pwede po naman tayong dito kumuha sa ating circuit breaker, pero dahil meron naman tayong pagkukunan dito sa ating terminal block, so, i-coconnect ko na po ang ating line supply voltage ng ating mga manual selector switch dito sa ating terminal block. Dahil meron tayong supply ng ating auto at manual ng ating mga selector switch, so i-coconnect na natin ang wires na ito papunta sa A1 terminal ng ating K1 contactor. So ito po yung ating unang selector switch. So from our selector switch number 1, i-coconnect ko na po ang wire na ito papunta sa A1 terminal ng ating K1 contactor. So, ayan. Okay na po ang sa ating K1 contactor supplying our A1 from our selector switch number 1. Mga kalinya, from our selector switch number 2, ito po sa drawing, to our K2 ng ating contactor. So, i-coconnect ko na po ang line na ito na siyang pupunta sa A1 terminal ng ating K2 contactor. So, ito po ang ating K2. So, hihigpitan ko na po ang wire na ito na galing sa ating selector switch number 2 papunta sa A1 terminal ng ating K2 contactor. From selector switch number 3, mga kalinya. Sorry. So, i-coconnect ko na po ang ating wire na ito. So, ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating K3 contactor. So, i-coconnect ko na rin po ang wire na ito dito sa ating A1 terminal ng K3 contactor. So, tapos na po tayo for activating our main control circuit. So, ang kulang na lang po natin is how to activate our indication lights, mga kalinya. Dahil po, ang ating mga indication light ay nakaparallel or connected sa mga A1 terminal ng ating mga contactor. So, para po mas mabilis ang ating pag-wiring at mas madali at mas maayos,
So hindi na po tayo dito sa A1 manggagaling. Dahil ito pong mga line na ito is A1 din naman siya. So gagamitin natin from the another side of our selector switch na naka-bridge. So ito na lang po ang wire o ang terminals na ating pagkukunan papunta sa mga indication lights natin, mga kalinya. So gagawin na po natin ang wiring ng ating indication lights. So ito po ang aking ibig sabihin, mga kalinya. So from the another point or terminal ng ating indication lights, so i-connect na lang po natin sa another terminal ng ating selector switch. So yung naka-bridging po siya. So parehas lang din po siya. So A1 terminal din po ito. So i-connect ko na ang ating wire na galing sa ating indication lights ng ating number 3 ng ating K3 contactor sa ating selector switch. So duwagan ko lang po, mga kalinya. So i-connect ko na po ang wire na ito to activate our indication light. So once na nag-auto manual tayo, so magkakaroon po ng indication lights ang ating indication lights nito sa ating K3 contactor. So ganun po ang aking gagawin sa na natitirang indication lights nito at dito po. So ayan, mga kalinya. So nakompleto na natin ang ating mga indication lights. So ang kulang na lang natin from our wiring tutorial ay ang main supply ng ating neutral line ng ating mga indication lights. So ito po siya. So lahat siya nangangailangan ng neutral light. So i-connect ko na po ang ating neutral line ng ating mga indication lights sa ating neutral terminal block. So ito po siya. So i-connect ko na po ang ating neutral line. So pwede na po natin i-try ang ating ginawang control circuit. So lalagyan ko na po ng supply ang ating main side ng ating circuit breaker para ma-check na po natin kung tama ang ginawa nating pag-wiring. So wala pa po itong line supply ang ating circuit breaker. So lalagyan ko na po siya, mga kalinya. Ito na po tayo, mga kalinya. So nilagyan ko na po ng line supply ang ating circuit breaker. So babaliktarin ko na po ang ating mga selector switch at indication lights. So lahat po sila ngayon naka auto position. So nasa auto position na po tayo. So i-switch on ko na po ang ating circuit breaker. So hindi po siya nag-activate kasi hindi pa naka-activate ang ating timer. So para po mas mabilis, so paikutin o i-activate natin ang ating timer para ma-reach niya kagad ang settings, kasi matagal ho kung hindi natin i-activate ang ating timer. So ayan, nag-activate po ang ating K1 contactor, K2 contactor, at K3 contactor in auto selection. So pag na-reach na po ng timer yung cut-off time niya, so mamamatay po o mag-o-off ang ating mga contactor at i-off ng ating contactor ang ating mga ilaw. So tingnan po natin. So ayan po, namatay po ang ating mga nag-switch off po ang ating mga magnetic contactor. So dahil narito ang mga power lines ng ating mga papunta sa mga ating mga floodlights, so mag-o-off po ang ating mga ilaw. So ngayon naman pong naka-off ang ating timer, hindi po siya naka-activate, at gusto naman po nating paganahin ang ating mga load or ating mga floodlights in manual selection. So dadalhin po natin siya in manual. So try natin ang una nating selector switch. So ayan, gumana po siya. So try natin ang ating ikalawa. So ayan, okay na po rin siya. So try natin ang ating katlo.
So, ayan, okay na rin po siya. So, tama po ang ginawa nating pag-wiring, pag-perform ng ating auto-manual ng ating lighting circuit using timer only. I-try pa po natin ng isang beses ang ating auto-selection mode ng ating ginawang control circuit. So, isinet ko ulit ng panibago ang ating 24 hours timer. So, dalhin natin siya sa kanyang cut-in para mag-activate ang ating mga contactors at mag-activate ang ating ang ating mga ilaw. So ayan po siya. So nag-activate na naman. So in case na ma-reach niya ang kanyang cut-off ng ating timer, so mamamatay na o mag-switch off na naman ang ating mga ilaw. So ayan po, malapit na. So ayan ho. So, kung dadalhin naman po ulit natin siya sa manual, so, ganito lang po siya. Sorry. So, ayan. So, sana po mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang video na ito. So, sa mga bago po, please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. So, sa susunod na videos po ulit, mga kalinya, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat, mga kalinya.